Hello, beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel, Ame from Japan, Kabayan. It is, this reading is for you. Alam mo nga magaganap o mangyayari sa'yo sa natitirang araw ng July 2024. Marami salamat muna sa aking subscriber, yung subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Marami salamat din sa nakataba ng puso ninyong mga comment. Dahil halos lahat kayo is resonate. Quick comment lang mga kabayan ang inyong energy sa iwan dyan. Pati pangalan nyo, binabasa ko. Makuha ko lang yung energy nyo. Makaresonate lang kayo sa ating reading. Maraming salamat din sa mga nagpa-personal reading. Kung gusto ko na personal reading at energy nyo lang ang gusto nyong makuha natin, all the details po is nasa baba po ng video na ito. This is a general reading, Aries. Tandaan mo, hindi mo to personal reading, okay? Kuhanin mo lang ang sa'yo at itapon ang hindi naman para sa'yo. Maaring ito is a vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo o energy ng malapit sa puso mo. Maaring nangyari, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan po natin ang ating isipan. Para kay Aries, mga magaganap o mangyayari sa nititirang araw ng July 2024. Okay. May problema ka ba? Sa pera? Trabaho? May gusto kang ipaglaban. Nakikita ko yung lungkot mo eh. May gusto kang ipaglaban, may gusto kang protektahan. May hinihiling ka. Kumbaga nagkakaroon na rin ng objective or layunin sa'yo to start a new directions in life na kamten ang iyong mga goals in life or mga achievement and fulfillment sa nakikita ko sa'yo. No? Gusto mo itong ipaglaban, gusto mong desisyonan, at you are moving on, ha? Nagkakaroon ng own creation sa'yo and you are ready to grow. No? Nagkakaroon na mga plano in life. It's good, ano? Nakikita ko yung changes mo. Ganda naman. Aries, meron tayo. Ingat kayo. There's a danger tayo nakikita, no? May mga danger. Ingat lang dahil may aksidente ako nakita. Hindi man sa'yo to tumama, malapit sa puso mo, baka tumama, ano? Yeah, may mga warning. Ingat-ingat sa mga matatalim na bagay, matutulis na bagay. May hiwa ako nakikita, as in baka mahiwa ka or malapit sa puso mo. Basta may nakita rin ako na bigla ang mangyayari. Maaring may mga ma-surgery, ganyan. And then may mga biglaan din ng harvesting, no, sa nakita ko dito. May lungkot ako nakikita dito. Basta mag-ingat ka, no. There's a sneaky person ako nakikita dito. This is a danger, no. Ingat lang din talaga. Baka madapa ka, mahiwa ka, masugatan ka, maoperahan ka, or malapit sa puso mo. Basta may surgery. Ingat kayo sa mga matutuli, sa mga, yung may mga corner, mga ganyan. Sa mga matatalim. And we have that child. Hindi ko alam kung ano yung connection sa inyo ni child. Maaring anak mo, kapatid mo, or maybe ikaw. No? You feel young, or ikaw yung... Baka this is a time na rin na minsan na gusto mong bumalik sa dati mong ikaw. Yan, yun ang nakita ko. Siguro, may part ka ng buhay mo na, or ikaw mismo, gusto mo na bumalik sa dati mong saya, sa dating masaya ka, you feel free, ganyan, no? Nakita ko ito. And then, there's a beginning din ako na nakikita sa'yo. Maaring, iba sa inyo, may mga nabuntis kayo, o kaya there's a child na malapit sa inyo, baka kaibigan nyo, karelasyon nyo, buntis, or mga kaibigan nyo, baka may bagong silang na anak, or buntis, yung something ganun, no? There's a beginning. There's a beginner, kumbaga, may mga, siguro may mga gagawin kayong bagay na uumpisahan sa iba, no? And also, we have the crossroad, no? Kumbaga, magkakaroon ng mga choices again, no? Mga choices na naman to, may mga pag-aalinlangan pa rin kung magpaparaya ka or hindi. Yan, magkakaroon na ng mga separation. Yun pa rin, choices in life, mga decisions in life, magkakaroon ng mga multiple choices in life na kailangan mo daw desisyonan, or maybe magkakaroon ng hesitation kasi yung mag-aalinlangan ka talaga, as in.
Maaaring ikaw, may mga gusto ka ng puntahan, may mga gusto ka ng i-achieve, may mga gusto ka ng i-fulfill, may mga gusto ka na na desisyonan sa buhay mo, mga ganyan na nakikita ko. Basta mag-ingat kayo rin talaga kung ano man yung accident. No? Sa nakikita ko sa iyo dito, yes, oo, ganun pa rin naman. When it comes to your decision, nagkakaroon ka ng choices in life, eh, no? Hindi mo alam kung sino yung pipiliin mo. Sa nakikita ko dito. Kumbaga, nahandun yung part na nagkakaroon na ng changes sa meron ka sa ngayon na foundation. Pero, dalawa yung tao mo, no? Nakita ko yung lungkot mo eh. Ang hindi ko lang maintindihan, yung isang tao dito, hindi ko alam kung ito yung partner mo, yung isang tao dito is look siya sa future. Pero ang hindi ko alam, bakit ikaw nakalukas sa nakaraan? Ibig sabihin, may mga pagsisisi kang naganap o may mga pinagsisisihan ka na regret in life, no, sa nakita ko dito. Kasi nakita ko talaga yung lungkot mo. Nakita ko yung look talaga sa nakaraan na iniisip mo. Kasi ang daming question eh. Ang daming question na tumatako sa isip mo. Ang daming nakakaramdam ka ng bored, you're stuck, nagkakaroon ka ng dissatisfaction kung nasaan ka man ngayon. Kumbaga, there's a massive changes sa'yo. Then tsaka dun sa foundation, sa relasyon mo na meron ka sa ngayon. Sa love man yan, sa trabaho man yan, sa work or sa business mo man yan. Nagkakaroon ng ano eh, or sa family mo maybe, sa iba o karelasyon. Nagkakaroon na ng changes eh. Kumbaga siguro may mga revelation na naganap, maaring with comes to yourself, na-realize mo siguro na, oh my God, this is my wrong choice. Siguro may mga ganun ano, kumbaga, ang sinasabi sa iyo kasi ni ano eh, ni universe. Yan si Aries, palagi ko yan binibigyan ng ano, ino-offera ng opportunity. Palagi ko siya binibigyan ng pagkakataon, pero hindi niya nire-recognize or hindi niya nare-recognize or maybe they always reject my offering. Pero alam mo, kung tutuusin, palagi ko kang nakikita tuwing binabasahan kita Aries, I'll always see na always kanya binibigyan ng offering pero nagdadalawang isip ka palagi noon. Pero sa ngayon, as in ganun pa rin naman. Oh, well, I hope ano, kasi nakita ko yung movement eh. Nakita ko yung cross line, no, dito. Nakita ko kung nasaan ka ngayon, nakakaramdam ka raw ng pagod. You want to let go something in life, no, sa nakita ko to. You need to release. Kung alam mo na napapagod ka na kung nasaan ka man sitwasyon ngayon, siguro you need to release para lang gumaanggaang yung situation mo. Decision na lang naman din ang kailangan. Ang pinaka-importante lang dito ay pagiging totoo sa sarili. Maging totoo ka lang sa sarili mo. May mga naaalala ka kasi na mga good memories in the past, yung mga happiness in the past. May naaalala kang ganun eh. Mm-mm. Yung mga tao, halimbawa tao, karelasyon, anak, naaalala mo mismo. Yung mga ganun sa nakikita ko dito. Release, leave behind. Kung ano yung nakakapagbigay sa'yo, i-leave behind mo yan. Baka yung iba sa inyo may travel ano, or may shipment, may pagbabago ako nakikita talaga. No? So, alam mo, hindi ko alam kung ikaw or yung tao na tinutulungan ka or tinutulungan mo is nagsisinungaling sa'yo. May pagsisinungaling ako nakikita dito. Sa buhay mo, nakikita ko, gusto mo na i-correct eh. Nakikita ko na gusto mo na i-actionan at i-correct ito. Kasi handi yung lungkot eh. Handi yung gusto mo na maging clear. Ang nakikita ko ha, pero titingnan pa rin natin, no? Kasi you want clarity eh. You want na rin naman ng clarity. Ako din, gusto ko na ng clarity sa'yo. Tingnan natin. Ah! Okay, intindihan ko na. Okay, yes.
nagkakaroon ka talaga ng choices in life, no? You're stuck. Hindi ka na masaya. As in, hindi ka na masaya. Kung nasan ka ngayon. May gusto kang i-let go. May gusto kang i-withdraw sa buhay mo para maging masaya ka na. No? Decision na lang dito. Ang hindi ko alam, parang may tao dito na... Kasi kung sino yung kasama mo ngayon, hindi ka masaya. Hindi ko nakikitang masaya ka. Tingnan ko nga, bakit? Tao man to or sitwasyon, kung nasaan ka mang sitwasyon or saan kang lugar na nasaan ngayon, kung ano man yung sitwasyon mo, hindi ko nakita yung saya mo. Bakit po? Because of the money. Okay, ah. Ibig sabihin, may addiction ka, Aris. Kung gusto mo na maging masaya, i-release mo yung sarili mo sa sitwasyon na meron ka ngayon, sa pagiging addict mo. I-release mo. Alis mo itong ano, may tao dito na ano, obsessed. Obsessed sa pera, obsessed sa sex. Ay, nako. Kaya pala may crossroad tayo. Wala eh, ikaw ang magdidesisyon nito. Kinulong mo na yung sarili mo dito. Dahil ba sa pera? Dahil sa stability? Dahil sa trabaho? Dahil sa sinusuportahan ka nito? Masaya ka ba? Ang tanong. Kung relasyon man yan, o trabaho, o business man yan, masaya ka ba? Sa nakita ko, hindi. Kasi curious ka sa ibang bagay. Sasabihin nyo na naman, ate, wala naman pinagbago yung reading mo. Tanungin niyo yung sarili niyo, may nagbago na ba sa buhay niyo? Okay? Wag ako tanungin niyo. Kung may nagbago na sa buhay niyo, pwede kayong mag-react. Pwede kayong mag-comment, no? Pero kung wala naman nagbago at yun pa rin ang lumalabas dito, this is not my fault, 'di ba? Kasi kung ano lang lumalabas ito, yun lang ang binabasa ko. Alam, mapilitin ko yung taas na ibigay sa akin lahat, 'di ba? Hanggat maaari nga, binibigay ko sa inyo yung mga information eh. Yan. Tsaka wag kayong masyadong mag-ano kasi this is not your personal reading. Okay? Hindi nyo to personal reading. Kaya wag kayong mag-react ng masyado. Kasi maraming comment dito na paulit-ulit. Ganyan. Kaya kung hindi nyo accept, umpisa pa lang ng card na labas ko, hindi nyo accept, huwag nyo nang tapusin. Kasi hindi ko naman kayo pinu-force na panoorin yung channel natin, no? Sa mga tao lang na naniniwala sa akin. Okay? Okay, so nakikita ko talaga sa'yo, you're thinking, no? Nag-iisip ka, iniisip mo yung mga decisions in life, yung mga gusto mong i-correct, yung mga gusto mong hustisyahan, eh, you're stuck pa rin. Siyempre, you're stuck. Andun yung katigasan mo rin, ano? Medyo matigas din yung ulo mo. Ibig sabihin, stagnant ka nga. Kasi nakita ko dito, because of the justice, nagkaroon ng mga sad memories, nagkaroon ng mga pangakong napako, no, dito. And then, now you're planning. For what? For my two of cups. Six of swords and six of swords. Malungkot ka sa loob, masaya ka sa labas. Inaasa mo siya na makita kayong muli. Gusto mo na sundin ang nararamdaman mo. Gusto mo na siyang kausapin o desisyonan kasi you're attract. Lakas lang ng loob.
Baka makareceive ka ng message or ikaw ang bibigay ng message dito, no? Baka text ganyan. Masaya ka sa kanya eh. Dito sa number one, may makikita daw dito. Siguro may date kayo ng karelasyon mo ngayon. Dito naman sa justice, ito yung gusto mo i-clarity eh, no? Yung past person mo. Gusto mo nang i-correct ito eh, sa nakita ko dito. Pero we have the two of two, ibig sabihin. Ibig sabihin, nagkaka-doubt ka pa. Ibig sabihin, hindi ka makapag-desisyon. Kumbaga, you have an option. May option kang dalawa sa buhay mo. Relasyon man yan, trabaho man yan, kung ano man yan, no? E ano mo, nagkakaroon ka ng option sa buhay. Kung nagbaga na ha, doon ka parang din sa plano, pagpaplano. Siguro, yung naplano mo, kasi iniisip mo, baka ma-reject ka, o pumunta ka doon, baka iniisip mo, baka hindi ka tanggapin na. Yun nasa isip mo eh. No? Mabalik tayo yung mga card mo. Justice and justice, oh. Ano po para saan? Kanino? Oh. Okay. Ibig sabihin, nagsisinungaling ka kung sino ang kasama mo ngayon. Kung nasaan ka mga ngayon. Either sa sarili mo, nagsisinungaling ka, or sa tao na to na tumutulong sa'yo, nagsisinungaling ka. Nagsisisi ka, no? Nadi-disappoint ka? May disappointment ako nakikita sa'yo. Na-hold ka ng nakaraan. Kakaroon ka ng negativity. Nagkaroon ng missed opportunity sa buhay mo. Either trabaho, karelasyon, ganyan nakita ko sa'yo. Kasi curious ka na sa ibang bagay eh. May mga gusto ka nang gawin, may mga gusto ka nang desisyonan, may mga gusto ka nang i-clarity. Maging totoo ka lang sa sarili mo. Ano pa mangyari dyan? Sinasabi dito, kung gusto mo daw talaga ng fresh start or bagong buhay sa buhay mo, kailangan mong umaksyon. Kailangan mong tapusin at i-clear. Kung ano yung gusto mo i-clear? Halimbawa, okay, fine, gusto ko na kalimutan ang isa. Hindi ka man umalis sa sitwasyon mo ngayon, may desisyon ka na kalimutan mo yung isa. Past person man yan o magkasabayan man sila, kalimutan mo yun. Hindi mag-stick ka dun sa hindi mo maiwan-iwan noon pa. Diba? Ganon. Kasi sabi dito ni Universe, you need to finish the unfinished and you need to decide. Diba? Kung gusto mo mag-crossroad, mag-action ka. Pero sa nakita ko dito, walang action. Pero if you want lang naman, no? Kung gusto mo na pagbabago sa buhay mo, ikaw mismo ang mag-a-action nito. Ikaw ang mismo magdi-desisyon. Opo, anak. Oo, andun yung part na magkakaroon daw ng revert or magkakaroon ng mga pagbabago when it comes to the aspect of life, when it comes to perspective sa buhay, nagbabago na yung perspective mo. Nagbabago na yung mga layunin mo, nagbabago na yung mga aspeto mo sa buhay. Nagkakaroon ng revert, nagkakaroon na unting-unting clarity sa buhay mo na gusto mo nang mag-umpisa sa ng bagong buhay or you need to start a beginning either sa sarili mo lang or sa isang tao or sa isang trabaho man yan or ano man yan. Gusto mo nang mag-start ng panibago talaga. Parang hindi yun sa part na gusto mo nang sumubok. Gusto mo nang iwanan. May mga gusto ka nang iwanan sa buhay mo. Sa nakikita ko dito. Mag-action ka ba?
Ang sinasabi dito, kailangan mo na daw ayusin yung sarili mo. May nag-i-spy. Kailangan mo na daw, kailangan mo pag-aralan or, nakita ko pinag-aaralan mo eh. Parang nagiging ano ka advantage. Halimbawa, kung magko-crossroad ba ako, ano, magiging okay ba yung magiging pupuntahan ko? Parang ganun sa iba. Tapos yung iba naman dito, nakikita ko na parang you're fooling yourself sa isang bagay na para lang matapos yung mga paghihirap mo. Parang ganun. May ganun eh. Kasi ayaw mo nang hirap. Ayaw mong mahirapan. Parang pinufool mo yung sarili mo sa isang bagay para lang hindi ka mahirapan. Yung iba ha, hindi kayo lahat, pero yung iba ganun ang nakikita ko. Hindi ko alam kung sino yung nagpapagamot. May tao daw na kailangan, hindi ko alam kung nagpapagamot siya every month, every week, or there's a rehabilitation ako nakita. Tandaan nyo, sabi ko sa'yo dito, there's an accident, danger, surgery, there's a warning, no? Ingat-ingat lang tayo, either ikaw or malapit sa puso mo. Mag-ingat din kayo sa mga pagsasalita, ha? Be smart, no? Sa nakita ko dito. In a good way. Ano po yun? Sa nakikita ko sa'yo dito, nagiging masikreto ka, Aries. Minsan, pag malungkot ka, tapos may mga inaalala ka sa buhay mo, tinatago mo lang siya. Yun ang nakita ko, yung mga pag-iisip, ganyan, para handun ka sa sitwasyon mo. Minsan, oo, masaya ka, together with comes, pag kasama mo yung iba, sa nakita ko, pero when it comes to a night, handun yung lungkot eh, handun yung pag-iisip, handun yung pagsisecret na you are lonely, you are sad, sa nakita ko sa'yo dito. Parang nagtitiis ka kung nasaan, kung ano yung meron sa'yo ngayon. May pagsisisi talaga ako nakita, no? May regret. Oh! Okay. Natatakot ka. Natatakot ka kaya hindi ka kumikilos. Natatakot ka sa mga pagbabagong mangyayari sa'yo. Well, hindi ko nakasalanan to. May takot ako nakikita. Hindi ko alam kung saan yung takot na yun, pero kung for a change, or for a, kung sa crossroad dyan ng buhay mo, hindi yung takot. Pero may takot din ako nakita. Mag-ingat din kayo. Hindi ko alam kung ikaw or there's a person here na nagtitiis sa sakit ng ipin or magpapadental. Ganyan. May dental ako nakikita. Tama mo, nagtayo siya dito, pero dito nag-reverse, oh. Sino ka po? Sino ka? Sino? Oh! Alam mo, may tao dito, nalalungkot siya, pero naka-move on na siya. Siguro ito yung person mo. Kung ito yung isang person mo, may tao dito na naka-move on na. Parang andun na siya sa part ng buhay niya na
nagiging ano na siya sa'yo. Parang they let go na. Nilet go ka na rin niya. Yun ang nakita ko. Parang nag-umpisa na siya sa buhay niya. Kumbaga nahandun na yung pagiging honest niya sa sarili niya. Nakalook na siya sa future niya. Napagdaanan na niya yung hirap at sakit padang dahil sa'yo. Kumbaga nahandun siya na natuto siya sa buhay. No, hindi yung sa part na na-awakening itong tao na to. At as in natuto. Ang laki na pagbabago sa kanya. Sobra. Mm-mm. Naging matatag at mas matalino to. To. Mm-mm. Kung sino man ito. Nakamupo na to. Kung hindi kayo, kung ito is hindi pa kayo nagkakahiwalay, andun siya sa nagsisisi, oo, nalulungkot siya, pero kailangan niya mag-move on. Kailangan niya tumingin pa rin sa the future. Ganyan. Yun ang nakita ko sa kanya. Kung hindi kayo nakahiwalay nitong isa, ha, yung dalawa pa rin siya silang sabay mo. Kumbaga, nahandun na lang na, okay, fine. Nakakapagod, pero kailangan tanggapin. Ganyan. Sa ibang magkakahiwalay dito, maaring inalis na kayo nito sa buhay niyo. Kumbaga, kung sino man, kung hindi kayo magkakahiwalay, tuloy pa rin ang suporta niya sa'yo kahit nalulungkot siya. Ibig sabihin, dalawa sila. Sa iba ha, sa iba lang. Sa magkakahiwalay, wala na, hindi na rin. Tinalikuran ka na. Or maaring ikaw ito, vice versa ha. Grabe ka, no? When it comes sa sarili mo, pabago-bago yung isip mo. Pabago-bago yung isip mo. Kaya tuloy nawawalan yung growth sa'yo. Hindi ka makapag-desisyon. Kaya ngayon, hindi mo makita yung totoong happiness, eh. Yun ang nakikita ko sa'yo. Naghihintay ka ng tamang panahon para umalis at magbagong buhay. Para kampi ng iyong mga pangarap sa buhay. Pero magulo yung isip mo eh, no? Naalala mo yung nakaraan eh, no? Sa nakita ko to, you want to fight dito sa situation na, pero hindi kayo nag-uusap. Or maybe they block you, no? Or you block. Binlock mo siya. Pero hindi ko nakita yung pag-uusap dito. Or na ikaw ito, no, na hindi ka makapag-desisyon. Hindi ka makapag-crossroad, eh. Hindi ka makapag-make a new beginning, oh. You want to fight yung nakaraan, pero wala, eh. Hindi ka makapag-desisyon. Natatakot ka sa magiging choices mo. Either karelasyon ito, dati mo trabaho, or may pupuntahan kang bagong trabaho, or business man yan. Ganun. Ikuhanin mo yun sa ito. Ganun nakikita ko sa iyo. Yun. Start a new beginning. Kamtin mo yung mga pangarap mo sa buhay mo. Diba? Kapag masaya ka, makakamtan mo yung lahat ng gusto mo, eh. Matutupad mo lahat ng pangarap mo. Arigato namasay. God bless.